Luwal sa panahon ng nakapanibing kalayaan, nakakahon sa mga sariling kabanalan, bulan sa pagkahari-harian, tamad manindigan, tamad mga tuwiran. Tayo ay henerasyong nilululong sa luho, isip ay pilit kinukulong sa turo ng kulturang kanya-kanya, upang mabusog sa pag-ulan na barya-barya. Tayo ay inaaliw upang maging abala, at nang huwag mag-alala sa pagsasamantala, hanggang malasakit ay masait, tayo'y minamanhid sa sakit ng ating mga kapatid. Lunod na lunod sa mga chismis at balitang luhod na luhod, sa iilang pinapanigan lugod na lugod, silang nagbabait-baitan pagkat mal-edukado tayo. Pagmasdan ang bayan, kayamanan ang nasasakupan, nasaan ang katarungan, panay sakahan may kagutuman, sa lawak ng lupa ba't may mga walang matirhan, kahit magsaga wala mapala, nataling kala nasa hirap na di maibsan. Hukag ang pag-ulat na sasabayanan ay humahati, at pagdahilan ng pagkakat ng ilan ay magtapak sa nakararami. Pagkat sa daing ay bahas ang karinyo, pagmulat ay pagkasak, tayo ang gatilyo. Alagad ng malaya at mapagpalayang pamamahayag, mga gabay sa pagtalayag ng mga salarangan ay nagalag, sumasalago mapalago pang umalagwa sa pagkakabaon, sa libog sa katawan, yaman dahas at disyo ng lumang panahon. Huwag malinlang sa kulita ng aming kabutihang loob, pagkamat kalma bulkay marunong pumutok, matibay ang paninindigan, hindi mapapaluhod, di makakalusot katwirang bulok sa mga makatang hubog, sa digmaan ng bigasan at digmaan sa lansangan ng kargada ay nagbabagang abakada ng paglaban, mga bara malabala bawat tama pantama ng mali, tatamaan ang lahat ng magkakamaling matanggol na maling gawi. Yeah, magandang gabi po sa lahat ng mga tagapagnig natin. Ako po ulit si Attorney Jen Du. Ito po yung Batas Magagawa Live. Wala tayong live kahapon, no. Pero ngayon subukan nating pag-usapan ulit yung mga natatanggap natin ng mga legal questions, no, sa ating page. Pero bago 'yon, ano tayo? Pag-usapan muna natin yung isang mainit na mainit na balita kanina, no. Yung tinatawag nating mga community pantry movement, no. Sabi nila na ano. So, ayan, kung nakikita ninyo sa ating mga screen, no. Ito yung nabalita kanina, no, na maraming nagsulputan ng mga community pantry sa buong NCR, no. Nagsimula yan diyan sa Maginhawa Street sa Quezon City, no, na sinimulan ng isang estudyante lang na ano, si AP noon, no, si Anna Patricia noon. Tapos ang konsepto ay parang magbigay batay sa kakayahan, tapos kumuha lang batay sa pangailangan. Parang ang konsepto niyan parang ano eh, mutual aid, no. Ibig sabihin, galing sa mga sa masa o sa tao rin, tapos papunta rin sa tao. Kung merong nangangailangan ng pagkain, kumuha lang, basta yung sapat lang at hindi abuso. Tapos yung mga meron namang sa buhay ay pwede rin magbigay doon sa community pantry, no. Napakagandang konsepto kasi nga lagi natin sinasabi na yung tanging talaga may tunay na malasakit sa mga manggagawa, yung mga kapwa manggagawa rin, yung kapwa masa rin natin, no. Napakaganda ng konsepto na magbigay batay sa kakayahan at kumuha batay sa pangangailangan. Kasi ito naman talaga yung tingin natin na nararapat eh. Sa katunayan nga, yung mutual aid na yan, hindi lang naman yan
ngayon sumusulpot eh. Over the course of history naman, sa history ng sangkatauhan naman eh, talagang yung mga mutual aid efforts talaga nandyan. Makikita natin yan kapag ka may mga sakuna, mga earthquake, mga baha, talagang nagtutulungan. Lalo na dito sa Pilipinas, no? Yung tinatawag nating bayanihan, yung bayanihan spirit, nasa kultura na natin, nasa kultura na ng Pilipino, yung pakikipagtulungan sa isa't isa. Diba, nung elementary tayo, meron dyan mga tinuturo sa atin, yung pagka naglilipat ng bahay, yung mga sa mga probinsya, talagang nandoon yung bayanihan spirit, sabay-sabay yung komunidad na bubuhatin yung bahay papunta sa ano. At yan ay naka-embed na yan sa kultura ng Pilipino. Kaya naman likas sa atin yung pakikipagtulungan. Pag may baha, pag may sunog, di ba? Kita mo yung buong komunidad kasama dyan. Kahit nga, minsan nga, pag may nasusunog ko na rin bahay, merong mga, kita mo yung mga kapitbahay, may mga timba-timbayan nagbubuhos ng tubig doon sa ano. Kahit wala naman masyadong epekto, pero the spirit is there. Yung gustong tumulong, gustong makipag bayanihan sa kanyang kapwa, manggagawa, kapwa masa. So, napakaganda. So, ito, nakikita natin sa mga pictures na to, may sumulpot dyan sa may Matyaga Street, no? Meron pa yung galing sa mga farmers ng Paniki Tarlac, mga kamote, dinala dito sa NCR kaysa naman mabulok dahil nga sa ngayong ECQ, kakaunti yung mga bihero kasi. So, hindi na kaysa mabulok, oh, itapon na lang yung mga kamote, yung mga produce nila, dinala na lang dito sa NCR para mas mapakinabangan pa ng ating mga kababayan. Napakaganda. Diyan sa may Pino Valden. Ito, kay Mang Toots. Laki ako kay Mang Toots dahil ako po ay graduate ng UST. Pero huwag nyo nang tanongin kung kanong taon. No? Pero nung college ako, sa UST po ako nag-aaral at kapitbahay ko itong si Mang Toots. So, yung banana rama dyan, napaka, yun yung binabalik-balikan talaga dyan kay Mang Toots. No? Meron pa dyan sa may Matimyas Street, sa may Sampaloc, na mga workers din yung nagsimula. Napakaganda na yung spirit ng tulungan, spirit ng bayanihan ay hindi nawawala. Bagkus lalo pang tumitingkad ngayong panahon ng krisis, pero krisis pang kalusugan, krisis pang ekonomiya na dala-dala nitong COVID-19. So, ayun po. Magsimula na rin tayo dun sa ating main show, kumbaga, yung ating mga legal questions, no? Again, ito po yung mga tanong na galing doon sa nakaraang live natin, no? Kaya kung may mga nanonood po tayo ngayon na gustong magtanong, ilagay lang po siya sa page ko at yung namimili tayo dyan ng mga pwedeng sagutin sa live at ipa-flash natin sa susunod na Batas Manggagawa live. So, sige, simulan natin. Si JM, sabi niya, di na po ako in-update ng company namin. 1 year na po hanggang sa nag-resign na po yung OM namin bago management po nahawak. Regular po ako. Wait lang daw po ako. So, malamang-laman ang tanong niya ito ay yung floating status. No? Well, ang floating status, inuulit-ulit ko naman yan, maximum ng 6 months lang yan. So, si JM, dahil nga isang taon na siya naka-floating, siya ay tinatawag na constructively illegally dismissed na. So, kailangan bayaran siya ng kanyang employer ng separation pay, no, para sa years of service niya. Magkano po yan? Dahil nga constructively dismissed na, dapat po yan ay 1 month per year of service. 1 month salary per year of service. Ano? So, yun. Kapag ka kasi hindi ka constructively illegally dismissed, no? Para lang hindi malito yung mga tagapakinig natin, no? Kapag ka, before yung 6-month period kasi, tapos ikaw ay retrenched o nireport sa dole na magtatanggal na lang kaysa bumalik sa trabaho, ang separation pay mo ay 1.5 month salary per year of service. Pero kapag ka walang ginawa yung employer mo, pag lagpas ng 6-month period na yon, walang niha, niho, ang dapat na ibigay sa iyo noon dahil nga ikaw ay illegally dismissed, illegally terminated na, 1 month per year of service na. So may pagkakaiba doon. So kapag yung mga employer pag hindi pag sila ay maagap tapos nag-retrench agad sila, nireport agad nila sa DOLE, kalahating buwan kada taon ng serbisyo lang ang babayaran. Pero pag hindi, yung mga walang pake,
isang buwan dapat per year of service, isang buwang sahod. So, susunod si Jovi Simundak. Jovi Simundak, attorney kung may ang main office ay nasa Cabuyao, Laguna. At napa-assign kami sa Makati. Magkano ang dapat na sweldo namin sa Cabuyao, Laguna? Laguna rate ba o Makati rate? Ayan. Ito, marami nalilito dyan, no, sa Wage Rationalization Act na tinatawag. Kaunting background, yung batas na yan, Wage Rationalization Act, noong 1989 yan na batas ginawa. Before 1989, ibig sabihin, national minimum wage sa buong bansa. Ibig sabihin, kahit nasa sa Sulu ka o sa Basilan ka o sa Batanes, pare-pareho lang yung minimum wage sa buong bansa dati. Pero nung 1989, ang pagkakaalam ko si Drilon to at saka si Drilon ang labor secretary nito, tapos si Enrile naman ang nagpasa ata ng batas na ito. So nagkaroon ng mga minimum wage sa na iba-iba, kaya nagkaroon ng tinatawag na provincial rate. Ngayon, dahil nagkakalituhan ngayon kung saan ba yung dapat na rate, kasi walang problema, kunwari, sa probinsya ka lang, Nueva Ecija lang, Nueva Ecija, o Laguna lang. Pero kung yung main office at saka yung place of work ay magkaiba, doon nagkakatalo talaga yan. Ngayon, ano po ba ang rules sa batas, no? Ang tatandaan po natin dyan, ang batas na yan ay skewed in favor ng employee. Ibig sabihin, kung merong discrepancy sa labor code o kahit anong klaseng labor law, dapat yan i-resolve in favor ng empleyado. Ibig sabihin, kung doon sa mas mataas dapat ang sweldo. Ngayon, kung ang main office ng tanong ni Mr. Jovi Simundak, ang main office ay nasa Cabuyao, pero sa Makati siya nagtatrabaho. Hindi siya nagre-report. Kung hindi ka nagre-report madalas, araw-araw sa Cabuyao, Laguna, yung Makati rate dapat o NCR rate ang iyong matanggap. Kahit na yung main office ay nandoon pa sa Cabuyao. Kasi yung designation mo do sa place of work ay nandoon sa NCR. So, NCR rate po ang dapat na maibigay sa inyo. So, susunod po, si Christina Cebuan Sevilla. Attorney, pag floating ka po ba tapos ikaw naabutan ng before and after sa holiday, may bayad ba yun dapat? At pag floating, may incentives pa din ba makukuha? Ma'am Christina, ang floating, kapag ka po ikaw ay naka-floating status, no, empleyado pa rin po kayo. Suspendido lang yung trabaho, pero kayo ay empleyado pa rin. Meron pa rin pong employer-employee relationship. Ibig sabihin po nito, lahat ng mga benepisyo, tulad ng holiday pay at saka mga incentives, entitled pa rin po kayo dahil temporarily suspended lang yung inyong trabaho. Hindi pa nasisever o hindi pa kayo natatanggal sa trabaho pag floating status. So, ibig sabihin, yung holiday pay po ninyo, yan po ay entitled pa rin po kayo. Pero sabi ko nga doon sa mga nakaraang live ko, ang holiday pay po ninyo pag naka-floating, kailangan po pumasok kayo nung last day na dapat kayong pumasok sa trabaho. Kung na-floating kayo nung last year, nung November, dapat yung last day ninyo ng pasok, before kayo ma-floating, pumasok dapat kayo para mag-entitled kayo doon sa 100% holiday pay habang naka-floating kayo. Kailan yan babayaran? Immediately po yan dapat. Wala namang sinabi yung batas na suspended ang holiday pay, no, ngayong 2021. Noong 2020, sinuspend yan ni Dole, no? Pero pinabayaran rin bago on or before December 24 last year. Pero ngayon, dahil walang advisory ang Dole kung suspendido o wala, kailangan po yung bayaran agad do sa next payday, no, sa next cut-off kung saan nakapaloob yung holiday. Next, Calvin Canlas. Ask ko lang po kung legal ba o okay lang po ba ang ibahin ang working hours. Dati kaming 8 hours per day, 6 days a week. Ngayon po kami ay 12 hours per day at 4 to 2 basis. Basic 4 days work. Medyo magulo yung dulo, no? Pero ang tingin ko, ang ibig sabihin lang ni Mr. Calvin Canlas ay yung sa flexible working arrangements, no? Ang flexible working arrangements po, naglabas po ang Dole last year ng guidelines sa flexible working arrangements.
kahit before pa yung DOLE, meron na yan eh. Pinapayagan na ng DOLE ang mga employer na mag-adapt ng flexible working arrangements. Ang nakalagay lang po dyan, no, sa department order ng DOLE na yan, dapat pumayag ang manggagawa. Yun ang isang kailangan tandaan. Kasi alam ko na maraming nag-a-adapt na employer ng flexible working arrangements, pero wala namang consent galing sa manggagawa. Mas malala pa po dyan, no, kung doon ito kay Mr. Calvin Canlas, binabaan yung araw ng trabaho niya. Yung araw ng trabaho kasi, medyo may trick ito dahil ngayon ng COVID. No? Dati, before COVID pandemic kasi, maraming mga kaso ang Supreme Court na sinasabi na kapag ka substantially nabawasan yung working time na makaka-apekto doon sa take-home pay ng manggagawa, pag yan ay significantly lower, nilower yan, yan po ay constructive dismissal. Ano yung mga example ng Supreme Court dyan? Kunwari, 5 days a week ang trabaho mo, ginawang 3 or 2 days a week na lang. So, halos na kalahati o mahigit naging kalahati yung iyong take-home pay ng manggagawa. Pwede yan pumasok as constructive dismissal. Kasi nga, you cannot expect naman, sabi ng Supreme Court, hindi natin pwede expect yung manggagawa na mabuhay doon sa kalahati na lang na take-home pay na ginagawa, na ibinibigay sa kanya ng kanyang employer. So, it's as if na siya ay tinanggal na sa trabaho. So, pwede siyang magkaso na constructive dismissal. Pero nga, sabi ko nga, medyo tricky ito, no? Dahil nga sa COVID-19 pandemic, may mga labor advisory na inilabas kasi ang DOLE na sinasabi to keep jobs daw para daw to preserve yung mga trabaho ng manggagawa dahil na rin dun sa COVID-19 pandemic na maraming nagsasara daw na mga kumpanya, pwede daw makipag-usap yung employer sa kanyang mga empleyado na bawasan yung araw o kahit nga bawasan pa yung sweldo ng manggagawa, basta take note, basta pumayag kayo. Basta tumawag, kung pumayag ang manggagawa, basta pumayag yung union. So, yun po yung importante sa lahat ng mga flexible working arrangement na yan. May consent dapat ng manggagawa. Kapag kawala, po pwede mong ipa-invalidate yan sa DOLE. Pwede mong isumbong sa DOLE. Sabihin, nag-adapt ng flexible working arrangement ang iyong kumpanya nang hindi ka pinapapayag. Sige, next. Si Leia, sir, ba't kami walang SSS Pag-ibig PhilHealth? Kasi daw po, above minimum na daw po kami. Minsan talaga may mga loko-lokong mga employer. No? Kahit po above minimum na kayo, kaya nga po ang tawag sa SSS PhilHealth Pag-ibig, mandatory. Ano ba ibig sabihin ng mandatory? Ibig sabihin, hindi ka pwedeng hindi magbigay ng SSS PhilHealth at Pag-ibig. Kahit pa 1,000,000 kada araw ang sweldo mo, ang pinapasweldo sa'yo, kailangan pa rin magbigay at maghulog ng SSS PhilHealth at Pag-ibig. Hindi po yan nakadepende sa sweldo ninyo, sa taas ng minimum wage, etc. Kailangan pa rin po. Kung hindi naghuhulog ang iyong employer, pwede yan isumbong sa mismong SSS PhilHealth o Pag-ibig. Kuha lang kayo ng statement of contribution sa doon, may pwede rin mag-file ng complaint doon mismo sa SSS PhilHealth at Pag-ibig. Okay, si Tata Empik, paano ba i-compute ang night differential? Ayan, night differential po, yan po ay additional 10%, no? 10% sa basic wage. Binibigay yan kapag ka ang manggagawa ay nagtrabaho between 10 p.m. alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. So, 8 oras yan, ha? Alas 10 ng gabi hanggang umaga ng alas 6. Ngayon, paano kumpitin yan? Gawin mo muna, kuhanin mo yung iyong basic wage. Kunari, for purposes lang ng discussion. Kunari, 400 pesos yung arawan mo. So, 8 oras mo na trabaho. Ngayon, kung nagsimula ka, for example, ng alas 10 ng gabi, naka-night shift ka, tapos alas 6 ka ng umaga na pinalabas. So, 8 oras ka sa araw na yon, 8 oras naka-night shift ka. Yung 400 mo, i-divide mo muna by 8. Kasi nga, para makuha mo yung hourly rate mo. So, kung sa 4 process ng discussion natin, 400 pesos divide by 8, 50.
So ibig sabihin 50 yung per hora mo. Ngayon sa night shift differential, dadagdagan mo yan ng 10%. Ang 10% ng 50 ay 5 piso, no? Ibig sabihin 50 pesos yung ara, yung per hora plus yung 10% na 5 pesos, de 55 pesos. 55 pesos yung iyong per hora sa night shift. Dahil nga nagtrabaho ka ng from 10 to 6, 8 oras yun, 55 times 8. So, magkano yun? 440 pesos ang iyong sweldo. So, sweldohin dapat dun sa araw na yun. Ngayon, paano naman kung kunwari overtime, no? Kunwari ang iyong trabaho ay 8 to 5, pero pinagtrabaho ka hanggang alas 12. Eh medyo mas komplikado ang computation niya kasi kasama pa 'yung overtime pay na 25%. Ganun pa rin 'yan. Kunin mo muna 'yung arawan mo, ang per hora mo. Kunwari 400 pesos 'yung per araw mo, hatiin mo, divide mo ulit by 8 para makuha mo 'yung per hora. De 50 pesos nga 'yung per hora mo. So, doon sa unang trabaho mo ng 8 a.m. ng umaga hanggang 5 p.m., babayaran ka dapat ng 400 pesos. Ngayon, from 5 p.m. hanggang 10 p.m., doon muna computin mo, hanggang 10 p.m. lang muna. Kasi nga, hindi pa night differential yon, so overtime yon. So, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 5 oras kang overtime. So, yung overtime mo na yon, dadagdagan mo yun 25%. Sana nasusundan, no? Medyo komplikado itong mga... hindi naman ganun ka-komplikado, no? Pero pagka walang nakikitang visuals, medyo mahirap, no? So 5 to 10, computin mo muna, 50 pesos ang iyong base, no? Per oras, sabi ko nga kanina. Ilan ang 25% ng 50 pesos? De 12.50. Ibig sabihin, sa overtime mo ng araw na yon, i-add mo yung 50 pesos sa 12.50, so 62.50. So, 62 pesos and 50 centavos yung per hora mo from alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. So, times 5, 62.50 times 5. So, hindi ko na kaya i-compute yun sa utak ko, no? Tapos, yung 10 p.m. to 12 p.m., yung dalawang oras na may night shift ka, so, plus 25%, tapos plus 10% pa ulit yon. Ibig sabihin, yung 62.50 natin kanina, dagdagan mo pa ng 10% yon, o 6 pesos and 25 centavos. So, dadagdagan mo ng 6.25 yung per hora mo nun. Magkano na yon? So, that's 68 pesos and 75 centavos times 2 hours. Kasi 10 o'clock ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw, ng midnight ka nagtrabaho. So sana nakuha yun, no, Tata Impik, at alam ko medyo komplikado, pero pwede ka mag-message sa page ko para yung mismong actual na sitwasyon mo yung makompyuta natin ng night shift differential. Si Rose Avila, attorney, na disgrasya po asawa ko sa trabaho pero walang binigay na tulong ang pinagtatrabahuhan niya. Anong obligasyon ng amo niya sa kanya? Anong benefits dapat makuha ng asawa? Depende po kung anong klaseng disgrasya, no? Una-una, yung sa mga kunwari, vehicular accident, no? O kaya doon sa factory minsan yung mga meron din napuputulan ng kamay dahil yung naipit sa makina, for example, kamay o paa, etc. Sa kasamaang palad, no? Ang labor code po walang nilalagay na liability sa employer. Sino ang may liability po diyan? SSS at saka ECC, yung Employment Compensation Commission, no? May pwede ka mabigyan ng medical benefits, hospitalization benefits, tapos yung tinatawag na disability benefits galing ECC. Yan po ay ina-apply sa SSS din, no, kapag ka yung claim ng Employment Compensation Commission. Ngayon, yung employer, pwede lang yan maging liable kapag ka siya ay napatunayan na may negligence o may kapabayaan sa part ng employer. At yan, para mapatunayan mo yan, kailangan mo sa korte pa pumunta. Civil case, hindi yan labor case, civil case yan for damages against your employer dahil sa kanyang negligence o kapabayaan. So medyo mahirap talagang patunayan yan dahil nga walang protection yung labor law natin tungkol sa mga ganyang klaseng
ano lang, dito lang sa insurance lang, SSS lang, at saka ECC. Sige, next. Medyo maano na ulit ang lalamunan ko. Sir, pwede po ba magtrabaho panahon ng Linggo? Pakasagot lang po. Dati kasi sagrado talaga yung Linggo natin, no? Pero kasi ngayon, marami na talaga mga working schedules, no, na pati Sunday kasama. Ang nakalagay lang po kasi sa labor code, in a span ng 7 days straight, dapat mayroong 24 oras na rest day ang isang manggagawa. Pwede yung maging Sunday, pwedeng Monday, pwedeng Friday, etc. Depende yan doon sa employer. Pero nga, hindi na, wala naman nagsasabi sa labor code na dapat Sunday yung rest day. Although nakakagawian na natin dahil mostly dahil tayo ay isang Christian Catholic country kasi tayo eh. So Sunday is mostly sagrado, Sabbath day nga eh. Pero dahil nga habang mas nagiging industrialisado yung bansa natin, medyo nawawala na rin yung pagkasagrado ng Linggo. So marami na rin, lalo na sa mga bagong trabaho tulad ng mga call center. No? Pati Linggo, pati holiday nga, may mga trabaho yung mga yan. So basta meron kang rest day na 24 hours sa loob ng isang Linggo, ng 7-day period, eh, pwede yun. Next, si Marlene Abbott. Paano po yun, sir? Kinaltasan po kami ng mandatory social benefits. Pero hindi po hinuhulog ng agency namin. Ako, criminal case yan. Ano po dapat gawin? Sana matulungan niyo kami. SSS, PhilHealth Pag-ibig, kinaltas. Tapos hindi ni-remit sa SSS, sa PhilHealth o sa Pag-ibig. Pwedeng makulong ang inyong employer. Yan po ay criminal case. Pumunta po kayo sa SSS, kuhanin niyo yung statement of contributions niyo. Tapos kapag kayo mga sa payslip niyo, hawak-hawak niyo dapat yung payslip niyo. Nakita doon yung may kaltas, tapos sa statement of contributions, walang hinulog. Pwede kayo mag-file sa SSS na case. Yan po ay criminal case. At meron na pong mga nasampulan ang mga korte natin diyan na kinulong ng mga employer. Although hindi talaga ganoon kadalas yung mga kasong 'yan, no? At alam kong talagang talamak, maraming talamak ng mga, lalo na yung mga small to medium enterprises na hindi nagbabayad ng mandatory benefits. Eh, masalba, kasi yung kinaltasan ka, hindi ni-remit, eh, ano tawag mo dyan? Pag nanakaw, di ba? Ninakawan ka ng employer mo. Kaya, ano, dapat makulong yung employer mo na yan. Gago yung mga employer talaga minsan. Sige, next, si Jerry Vanguardia. Medyo maano, alam mo na ko. Gandang hapon po. Tama po ba na 50% lang ang ibayad sa mga tinanggal ng old management mula 2014 to 2020? Ito yung kamukha ng discussion ko kanina, no? Kung valid yung retrenchment, no, sa pagtanggal, one half month o 50% lang talaga per year of service ang ibabayad talaga sa manggagawa. Tingnan ninyo sa DOLE kung nag-submit sila ng tinatawag na Establishment Termination Report. Yan po ay isang proforma ng DOLE na isinasubmit dapat yan ng kumpanya kung siya ay magre-retrench. Kung walang ipinasa na ganyan ang inyong employer, yan po ay illegal dismissal. At dapat kayong bayaran ng 100% salary, yung monthly salary per year of service. Tulad nga nung discussion ko kanina. Si Mark Anthony Doroquez. Sir, tanong ko lang po, kapag ba nasa raffle ng na arbiter na yung kaso, maaari po ba na pumanig yung arbiter sa idinemandang company o matalo yung kaso kasi may mali sa date na ilagay sa ipinail ko na kaso? Depende po yan, no? Kasi ang arbiter ay isang impartial na judge yan, no? Ibig sabihin, kung ano lang yung mga ipinasa niyo sa kanya, ano lang yung mga nakalagay doon sa inyong position paper tsaka sa complaint, yun lang ang kanyang i-decide. So pwede yung go both ways. Pwede yung maging pro panig sa manggagawa o panig sa kumpanya. Depende doon sa kung ano yung mga ebidensya ninyong dalawa. Kung may mali sa date doon sa mga nilagay mo doon sa ano, pwede mong ipa-amend pa yan, no? Habang kung wala pang position paper filing,
i-amend mo yung iyong complaint. Itama mo yung date. Kasi napaka-importante ng mga date na yan. Kasi minsan dyan kinukompute yung mga monetary benefits na i-award ni arbiter. Next, Albert Arabiana Jr. Sir, pwede po ba magtrabaho panahon ng Linggo? Ah, pareho lang ito nung ano kanina. Yes po, pwede magtrabaho ng Linggo basta within the 7-day period, meron kayong 24 oras na pahinga na rest day. Pero kahit Linggo ay pwede na pong magtrabaho ngayon. Ricky Dato, ilang buwan po attorney bago magpadala ng summon ang SENA? Yung SENA po, yan yung single entry approach. Mahigit na po kasi isang buwan, di pa ako pinapadalhan kung kailan ang hearing namin. Tinanggal po kasi ako ng agency kasi nag-expire contract nila sa company. Tapos din ako binigyan ng bagong duty. Thanks po and God bless. Medyo tsagain mo talaga yung follow-up sa SENA ngayon. No? Napakarami talagang kaso ngayon kasi talaga na nagpa-file sa SENA at sa DOLE, sa NLRC. Actually, di ko nga rin maintindihan kung kailan dumami yung magfa-file, mga naaabusong manggagawa, mga natatanggal sa trabaho, doon tsaka naglagay yung NLRC tsaka DOLE ng maximum per day na pwede mag-file, 40 lang. Ang dahilan nila, dahil daw COVID, na para hindi sila dagsain. Eh kaso, wala naman nakalagay na, wala namang in place na papaano yung alternative mode ng pag-file ng kaso. So, may katagalan talaga po ngayon yung pag-hearing ng SENA. Pero normally, nung wala pang COVID, no, mga isang buwan talaga yan pagkatapos mo i-file. So ngayon, expect natin medyo mas matagal. Minsan, 2 to 3 months siguro ang ano ngayon. Ang bago ka ipatawag ng SENA. Pero kapag ka, kasi nakapag-file ka ng complaint, nilalagay na dun sa sinusulat yan nung NLRC o DOLE dun sa iyong final na complaint kung kailan yung petsa eh. Tapos magbibigay kasi, di ba, sa kanya ng email at saka cellphone number. Ganun ang ano ngayon ni Dole at saka NLRC sa SENA eh. Bigay mo yung contact number mo sa kanya tapos i-check mo doon kung meron ng ano, kung mag-mediation pa ba o hindi. So baka mamaya may binigay kang email doon, checkin mo yung email mo, baka mamaya na meron ng nilagay doon. Kung hindi naman, punta ka ulit sa doon sa kung saan ka nag-file, i-follow up mo. Medyo tiyagaan lang talaga ngayon ng follow up kasi nga ang daming nagpa-file ng kaso. So yun, tapos na, no? Bumulit na itong ating ano. Okay. So, ayun. Sana marami, nasagot ko yung karamihan sa mga katanungan sa ating page, no? Alam kong merong mga hindi nasama dyan sa ano. Dahil nga, limitado yung oras natin. Susubukan natin mas marami pang mas dalasan natin ito para masagot natin lahat. Pero sa ngayon, siguro, medyo may limit kasi yung boses ko, medyo nagka-cram na nga eh. Pero sabi ko nga, ito ay libre kong ginagawa. Ito ay public service. Sana ay mas marami tayong natulungan na kamanggagawa natin dito sa ginagawa nating pagla-live na ito. So, subukan natin mag-live ulit bukas para mas marami tayong masagot ng mga tanong. Libo-libo kasi talaga yung mga nagtatanong sa PM, sa page, sa groups, no. Mas madali siguro yung mga ano, mas maraming sumasagot kasi doon sa groups ko, no. Nakalagay po diyan, nakapin yung comment diyan sa comment box, no. Sali po kayo sa mga groups ng aking page, itanong mo kay Attorney General batas magagawa at malamang-lamang doon maraming mga sasagot ng mga kapwa ko abogado, mga paralegal, mga kaibigan natin na pwedeng sumagot sa mga tanong niyo. So, ayun po. Hanggang sa muli, subukan ulit natin 'to bukas, no. Kung makapag-live tayo. Ako po si Attorney Jendo. Ito po ang Batas Manggagawa. Magandang gabi po sa inyong lahat.